Hello guys! Andito na naman ako ngayon kasi mag-share ako sa inyo guys ng mga pampaswerte ha. Ito ay talagang kumbaga experience ko ha. Experience ko to ha. Kasi bata pa ako, lagi kong naririnig ang nanay ko na ang sabi niya, mas nakakatulong daw ang patay kisa sa buhay. Bakit? Totoo naman nga eh. Dahil ang buhay, pag humingi ka ng tulong, tatanggihan ka, mapapahiya ka lang minsan. Ngayon ang tumatak sa ano, bakit kaya ganun? Iyong patay na, paano yun makakatulong? Ipatay na yun guys, di ba? Hindi na gumagalaw, paano makakatulong? Hanggang sa naintindihan kong mabuti guys. Hanggang sa naintindihan kong mabuti na yun na nga. Ha, tapos ito na ang ginagawa ko. Hindi ko na pahahabain guys yung ano. Ito na ang ginagawa ko guys. Bata pa ako, high school ako. Natuto ako magdasal na ipinagdarasal ko yung mga kaluluwa ng namatay na mga yumao sa buhay guys. Halimbawa lang ang tatay ko o kung sino pa dyan ang mga tito ko o kamag-anak ko na mga kakilala ko at kilala ako guys. Talagang ipinagdarasal ko sila guys. Ipinagdarasal ko sila ha. Magdadasal ako niya ng isang Our Father, gawin niyo ito. Isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles' Creed. Tapos ngayon ihiling mo, Diyos Ama, hinihiling ko po sa iyo na tulungan niyo po ang kaluluwa ng aking mahal na yumao na si Pedro Pinduco o kahit na sino pang kaluluwa niyang guys na namayata. Excuse me. Ipagdasal niyo guys. Ipagdasal niyo yan. Ha, kung pwede banggitin niyo, hinihiling ko po na lahat ng kaluluwa na makaakyat dyan sa langit, Diyos Ama, para matulungan po nila ako at matulungan niyo po ako na pagkalooban niyo po ako ng umaapaw, siksikliglig na biyaya o kahit na ano pang kahilingan niyo guys na ano pang kahilingan niyo dahil pagkatapos niyan yung ganun na tulungan na makaakyat talagang magmi-mention na ako niya ng mga kahilingan ko guys na maging magandang pasok sa akin ng pera o kahit na ano pa yan guys. Dahil totoo talaga yan guys, kumbaga napaka-epektibo niyan. Dahil kahit na guys sa simbahan, dahil nag-ano dati ako kumbaga sa Eucharist, ay sa, kumbaga may mga seminar ako dati sa simbahan ha. Kasi kumbaga minulat ako pagdating sa Diyos guys, ha. Talagang ano pala yan, totoo pala yan guys, na pag ipinagdarasal mo guys yung mga kaluluwa na yan, ha. Ipinagdarasal mo. Pag nakaakyat pala sila sa langit, ay kumbaga, tinulungan mo sila na makaakyat sila sa langit, sila naman ang tutulong sa inyo. Yan guys, talagang napaka-epektibo niyan. Napaka-epektibo niyan. Talagang kumbaga, dahil ako talagang subok na subok ko yan guys. Subok na subok ko. Kaya hindi ako nakakalimot magdasal. Talagang gabi-gabi ipinagpipray ko talaga sila. Hindi ako matutulog niyan kung hindi ko gawin yang ano na yan guys. Ha, hindi ko talaga yan aanuhin guys, ha. Yan lang. Tapos ngayon meron pa akong i-share sa inyo, ha. Maglagay kayo guys sa ganito guys, yung ganito, yung babasagin siya. Babasagin ha, babasagin. Babasagin na mga yung mga babasagin basta ganito ha. Ganito babasagin guys. Tapos kristal, yung malinaw guys. Maglagay kayo dyan ng mga barya. Mga barya ha, mga barya. Mga barya ang ilalagay nyo dyan ha. Tapos ngayon guys, ito ang mga ano, kasi naglagay ako ng mga, ito, naglagay ako nito, shell ito guys. Dahil ang shell guys ay nanggagaling yan sa water ha. Kaya ang shell, kahit na anong-ano yan guys, mamulot kayo sa mga tabi-tabi guys. Sa mga tabi-tabi ng dagat, mamulot kayo. Shell, halo-halo na yung mga pampaswerte. Ito, pampaswerte din ito sa pera. O may batuara pa ako dito. Ano yan, guys? Tapos ito, napulot ko ito, guys. Hindi ko alam kung ano ito, kung mutya ito o ano. Dahil napaka-plat niya talaga, guys. O, naano ko sa baba. Tapos, nung ano, guys, nung napulot ko ito, guys. Ay, okay lang sabihin ko sa inyo. Nung napulot ko ito guys, talagang naging magaan ang pasok sa akin ng pera, talagang sobrang gaan. Hindi ko alam kung ano ito guys, na pira usog lang ha, pira usog. Hindi ko alam kung ano ito guys, talagang ano, parang plat na plat yung ano niya, o talagang napaka plat. Hindi ko alam kung anong klaseng
mutya yata ito ng ano, kasi para siyang naging ma, ayan siya, ayan. Naging magaan talaga, talagang sobrang gaan ang daloy ng pera sa akin mula nang napulot ko ito, Twira. So guys, kaya nilalagay ko yan dyan, ayan. Tapos pag may mga ano-ano kayo, maglagay kayo dyan guys, ng kahit na anong mga ano, barya, mga pera, maglagay kayo dyan. Kahit na anong mga pampaswerte, ilagay nyo dyan, tapos punuin nyo yan guys ng ano, punuin nyo yan, damihan nyo lang guys ang mga barya nyo, pati mga porsilas ko, oh, nandyan guys. Ha, tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo pag umaga, halimbawa lang, kahit na wala kayong mga papel na pera, yung mga ganyan, okay lang yan guys. Basta may mga barya kayo ha, barya, damihan nyo lang ang barya. Maglagay kayo sa kristal na yan, yung kristal na ganito ha. Kasi hindi pwede yung mga may mga marka-marka, bawal yan. Tapos ngayon guys, ang ginagawa ko, ito ritual ko ito tuwing umaga. Aalugin ko ito siya guys ng ano, inaalug ko yan. Halimbawa, haharap ako sa silangan, sasabihin ko, Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Gaganyan ako guys. Dahil yan ay nagtatawag ka ng kayamanan, kumbaga nagtatawag ka ng pera, pag binabanggit mo yung Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Ano ang ibig sabihin? Yung dasal na yan guys ay mga, kumbaga galing yan sa ano, yung sa mga India pa yan guys. Ha? Sa mga Indiano, dahil diba ang mga Indiano ay mga mahilig din sa ganyan guys. Sa mga libro nila yan ang galing na Om Shai Ring, Hai Ring. Kahit tatlong beses nyong babanggitin, humarap kayo sa silangan, tapos alugin nyo yan guys ng ganyan. Ang dami kong alam guys. Tatlong beses, Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Ganyan tatlong beses, tapos sumarap kayo sa may pintuan nyo guys. Sa may pintuan, kung saan yung entrance ng ano nyo, humarap kayo doon kasi ako ang silangan ng doon guys, ang silangan. Tapos yung kaluran ko is dito. Unang-una, doon muna ako haharap guys, tapos ganun babanggitin ko yung Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Binabanggit ko yan guys, tapos sasabihin ko, hali kayo, pumasok kayo dito sa bahay namin, limpak-limpak na salapi. Yung bang mag-ano lang kayo dahil napakagaan sa buhay talaga guys nyan. Magaan ang pasok ng pera ha. Para nga akong minsan si Rauloy dahil pagising ko yan, hindi ko yan nakakalimutan. Tapos sasabihin ng anak ko, mami, ang ingay-ingay mo naman eh. Sabi ko, wag mo nga akong pakikialaman dahil ano ko yan eh. Kumbaga, ritual ko yan tuwing umaga guys ha. Kung wala kayong mga papel na pera, okay lang yan guys. Ano na lang guys, kahit mga barya lang ha. Tapos humarap uli kayo doon sa may pintuan nyo. Tawagin nyo uli guys. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring. Alug-alugin nyo yan ng malakas guys. Alug-alugin nyo yan guys. Tapos ngayon, alug-alugin nyo yan guys ng malakas ha. Tapos, anuhin nyo, habang nag-aalog kayo, sabihin nyo, hali kayo, pumasok kayo dito sa bahay namin, limpak-limpak na salapi, pasok kayo, pasok. Yung ganun guys, dahil magiging magaan talaga ang buhay nyo, tapos yung pera, kumbaga, magiging magaan ang pasok sa inyo ng pera. Basta gawin nyo lang lagi tuwing umaga yan guys, tuwing umaga, kumbaga, magbigay talaga kayo ng oras para dyan guys, dahil ang dasal na yan na Om Shai Ring, Hai Ring, Kai Ring ay nagtatawag, kumbaga nagtatawag ka ng pera. At talagang subok na subok ko yan guys, subok na subok ko. Talagang kumbaga ang pasok sa akin ng pera ay magaan talaga, napakagaan talaga guys. Oo, napakagaan. Dati ay kumbaga dati sagad na sagad ako. Ha, sa mga ritual na ginagawa ko ngayon guys ay kumbaga nakakaipo na ako. Yung ganun guys, tapos nakakabili na ako ng mga gusto ko, yung lahat ng gusto kong bagay sa mga kumbaga sa madaling salita, loho. Nabibili ko na yan guys sa matala. Dati talagang kapos ako guys, talagang kahit na 1,000 wala akong mahawakan yan na ano, kasi gipit na gipit talaga ako guys noong dati. Kaya pinasok ko talaga yung mga pampaswerte guys. Pinasok ko talagang totoong-totoo. Basta gawin nyo ito guys, lagi kayo aalug-alugin nyo. Dahil ang barya guys ay nagtatawag yan ng mga pera.
ha, nagtatawag yan ng ano, kumbaga, ang tililing ng barya na yan, ang tililing yan, ang tililing, yung mga tunog ng barya, yung tunog ng barya, guys, ay kumbaga nagtatawag yan, guys, ng pera, ha. Kaya dapat wag na wag talaga kayo magpapawala ng barya sa loob ng bahay. Kahit na minsan, i-ano nyo, guys, yung barya. Kahit nagpipiso lang, magkalat kayo ng barya sa loob ng inyong mga bahay. Magkalat kayo. Dahil ako ganyan ang ginagawa ko. Yung mga barya, kahit nagpipiso, hindi ko yan inaano, yung sabihin, damputin ko dyan lang kayo, yung ganun. Dahil ang barya, guys, ay swerte yan, ha. Swerte, tapos lalong-lalo na sa wallet nyo. Wag na wag kayo magpapasimot, guys, ng barya. Kaya ako, ang wallet ko, guys, is malaki ang wallet ko, guys, ha. Malaki ang wallet ko talagang hindi ako nagpapasimot ng barya. Dahil subok na subok ko. Pag nasisimutan ako, guys, ng barya, para bang ang bigat ng pasok ng pera sa akin. Yan. Basta tandaan nyo lahat yan, guys, dahil talagang subok na subok ko yan. Hindi ako mag-share sa inyo kung talagang hindi subok, ha. Hindi subok. Kumbaga sa experience ko talaga yan, guys, ha. Yan lang, guys, ang i-share ko ngayon sa inyo yan. Mga pampaswerte naman. Hindi puro lang gayuman, guys, ha. Yan lang ang i-share ko sa inyo. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga friends ko dyan. Hello. Love you all, guys. Thank you, guys.